Kamusta na po kayo lahat? Ito po ang PBL Kapitan. Ako po si Noel Zarate at sa araw na ito, ito ng mga heavy guts na assistants and one head coach ang makasama natin dito sa ating talakayan. Umpisa na natin dito sa kay Coach Johnny Abarrientos, dating PBA MVP. Galing naman sa Magnolia Hotshots Pambansang Manok. Pati na rin dito kay Coach Olsen Racela sa Barangay Ginebra. Coach Romel Aducol, coming from Blackwater Elite, and Coach Topex Robinson, kasama naman sa Phoenix Fuel Masters, and ang kaisa-isang head coach na kasama natin dito, si Coach John Cardel naman, Colombian Jeep. Kamusta na kayo, gentlemen? Umpisa ko siya, Coach John, kamusta naman? Ito po, medyo tumataba. Hirap pala lang ganito, mahaba ang bakasyon. Oo. Before, pag sinabing bakasyon, 2 weeks lang, 1 week, 2 weeks, tapos ito, napakahaba. Oo nga eh. Okay, Coach Johnny, kamusta naman sa inyo dyan? Okay naman. Pero, totoo yun. Nakaka-miss na talaga mag-workout. Wala kang choice eh. Bahay-bahay ka lang talaga. So, sana. Sa tulong ng maraming dasal na malagpasan nga natin. Mukhang si Coach Topex, hindi pinoproblema ang barberi. Mukhang may sarili kayong barber sa Coach Topex. At trim pa rin eh. Kamusta, Coach Topex? Well, okay naman. Just like, yun na, coaches natin, for us to be from the court. So, looking forward na magkita-kita ulit at mag-practice. Coach Romel, puro big man, puro gwardiya kasama natin dito. Ikaw lang yung atang set. Kasi ko lang may aircon dyan sa likod, yan ang maganda. Wala sa radyo. Pwede na limahan to, si Coach Romel lang sentro natin. Pero yes, parang Danny. Pwede na tayo dumayo nito. Pwede na. Pagdating ni Danny. Ay, kamusta Coach Romel? So far, okay naman. Nakakamiss lang talaga yung magturo. At the same time, syempre, pag nasa bahay ka lang, wala ka ibang gagawin kundi maghintay kung kailan matatapos tong pandemic. And hopefully, yun yung sabi ni Coach Johnny, may prayers. Very important talaga ngayon, lalo na ngayon na hindi natin nakikita yung kalaban, di ba? Yes, very important. Yeah. Ngayon, si Coach Olsen, mukhang tayong dalawa, Coach Olsen, may problema dito sa buhok kasi matagal na tayo hindi nakakapuntang barbero. Mukhang naglalaro ka pa rin sa San Miguel, yan yung look mo dati. Kamusta? Kamusta naman? Ito, okay naman. Kagaya mo, mahaba ng buhok. Yun na nga eh. Taong bahay. Pero na lang tayo. Ito na lang means of communication natin, Zoom. Kaya nga. Dati, hindi ko alam na may ganito eh. Ngayon, araw-araw yata. Zoom. During this lockdown, gentlemen, meron ba kayong, may nahanap ba kayong bagong hobby, bagong negosyo na Coach Johnny A., subukan mo, umpisa na sa'yo, may naharap ka ba bagong negosyo, bagong hobby na pinagtutuunan ng pansin? Wala eh. Paminsan-minsan, nakakapasyal. Nung nag-lockdown kasi hirap din pumunta sa farm eh. Yun lang yung outlet namin eh. Pero ngayon, wala talaga eh. Totally, nasa bahay lang. Anybody sa inyo na may naharap na bagong negosyo or a new way to help the frontliners, mga ganon? Feeling ko si... Potsyan, mukhang nasa... Hindi, naswerte lang ako. Nakapasok ako. Sa farm, mo? Naswerte lang ako, guys. Naswerte lang ako. Pero ako, itong bakasyon, mga almost 3 months na tayo. No? Yun, siyempre, yung pamilya natin, nakakasama natin, yung mga bata, yung nanay mo, di ba? Bira natin makasama to sa sobrang busy natin. No? Ito yung, siguro, yung good thing din na nangyari. Nagsama-sama kami. And pangalawa, siyempre, yung pagluluto, lahat ng luto, nasubukan ko na eh. Kaya pwede na ako magtinda, pare. Pwede na ako magtinda, coaches. No. Yan din ang natutunan ko, Noel eh. Oo. Gawain bahay. Gano'n, ha? Hindi ko ginagawa yan. Nalinis eh. Lahat nalinis na. Nagdidilig na ako dyan, naglilinis dyan, ang garahe. Ito yung mga hindi ginagawa, yun, nagawa natin. Buti na lang malalaki na yung mga anak ko, may katulong ako, di ba? Okay, so ano ngayon? So ngayon, matagal pa ulit tayo bago makabalik. So pinag-uusapan na lahat, guys, yung new normal. Anong interpretation nyo dito, Coach Romel? Ano yung new normal para sa'yo na pagbalik natin dito sa PBA? And what things change? What will change? Kasi sa akin yung, kasi medyo na alam ako tungkol sa COVID nga, dahil nga yung wife ko, since yung lockdown, pumapasok pa rin sa doktor kasi siya eh. Kaya wala siyang choice kundi pumapasok sa Cardinal. Nagtatrabaho pa rin. Kaya
siguro yung pagkasabing new normal is ano, very careful lang tayo. Kasi siyempre pag sinabing COVID, nagkaroon ka ng COVID, talagang mahirap. Mahirap talaga magkasakit. Kaya sa akin siguro yung as much as possible, very, mag-ingat talaga tayo. Yun lang yung point ko. Masasabi ko, kailangan tayo careful and dahan-dahan pagdating sa huwag yung pabigla-bigla. Kailangan ng magandang desisyon talaga. Kasi once na magkaroon, marami kasi asymptomatic na carrier. Eh, yun yung pinag-iingatan talaga. Eh, pinag-uusapan lang natin before we went on the air. Kasi si Mark Pingris nung minsan, ah, balik tayo, nakamask tayo tapos naka-gloves. Pero ang hirap kahit mag-jogging ka na nakamask ka, Coach Johnny. Diba, maglalakad ka lang. Kasi sabi mo kanina, kahit stationary bike lang, mahirapan ka pa eh. Yes, yes. Totoo yun, no? Parang lahat ng tao medyo na-shock talaga eh. Pero kailangan natin mag-adjust. Yun yung, for me, I think yun yung new normal eh. Yung doubly careful ka dun sa mga ginagawa mo before na, di ba? Mm-hmm. Eh, Pinoy pa naman, sobrang, alam mo na, closeness. Ngayon, medyo, dapat aware ka lang para, ano, para madali mo siyang ma-adapt. Yun yung pinakamahirap dito sa new normal eh. Mm-hmm. Yung paano mo siya matututunan right away. Kasi eto na eh. Nandiyan na yung kalaban natin na hindi natin nakikita eh. So, dapat aware ka lang na bakit ako nakamas. Ah, okay, ganito na pala, di ba, yung situation. So, the more na yung paulit-ulit na sinasabi ng mga doktor na healthy tayo, uminom tayo ng mga tamang vitamina, kumain tayo ng mabitamina, tapos medyo distansya tayo. Yun lang naman eh. Ganun lang kasimple. So yun yung kailangan i-approach natin. Ito, may blessing na dumating dito sa ating grupo. Former two-time PBA MVP. At itong assistant coach of the assistant coaches of the Alaska Aces naman, si Danny Ildefonso. Lakay, kamusta naman? Okay naman. Pasensya na kayo mga kaibigan dahil nakalimutan ko. Nakalimutan. May baon na ano, nakettlebell sa bulsa yan. Tingnan mo. Kaya, kondisyon pa rin eh. Pwede pa maglaro. Kaya ako eh. Pwede ko sa barber ko. Di tumataba. Ayun. Sobra sa workout. Eh sabi nga ni Olsi kanina, ako parating late naman 'yun eh. Aminin ko naman 'yan, lagi talaga. Dahil maaga. Oh, maaga yan si Dani. Nakasama ko na 'yan. Disiplinado 'yan. Coach Dani ay ito, napag-uusapan lang natin yung new normal at saka yung mga ano, yung mga ginagawa during the lockdown. In your opinion, paano itong magiging new normal para sa PBA? Anong steps to take para makabalik naman ang PBA sa ano? Sa pag-adjust dito sa new normal during this pandemic. Itong new normal natin, parang ito na yung buhay natin. Panibagong normal na ganito na may mas tayo palagi. Siguro ano, para makapagbalik din sa PBA, siguro magpa-check muna lahat kung magpa-check muna lahat at saka well, para tayo makapag ano, para makapag-start. Syempre, yung sa gobyerno muna natin kasi sila yung ano eh, hindi tayo makakapagsabi kung kailan tayo mag-start kung hanggang walang go signal yung government. Kaya ngayon lahat ng ginagawa lang ngayon is yung puro condition lang muna mga players. Kasi gusto ano na eh, makapaglaro na ulit, di ba? At mga tao rin gusto manood na rin ng ano eh, manood ng games na ng PBA, ano? But kagaya nung sinabi lahat ng coaches, kailangan lang mag-ingat eh bago natin gawin yan. Again, safety first. Yun ang ginagawa. Kasi health ang ano natin eh. As basketball players, sa PBA din, health ang unang pinagkakaingatan natin. Yun ang puhunan natin eh. So very important yun. Coach Topex, nakikita natin ngayon, di ba, may mga logo na ngayon ng NBA pero si Mickey Mouse na yung nakalagay sa loob ng logo ng NBA. Kasi nga magre-resume ng NBA July 31 with their playoffs. What do you think? There are some fans who are suggesting that we can hold the season in a bubble. Minsan sabi nga, eh, kung yung NBA nasa Disneyland, ba tayo? Hindi lang tayo Enchanted Kingdom, di ba? Ganon. Pero ano, pwede. Opinion, di ba? Tama, di ba? In your opinion, Coach Topex, can the season go on in a bubble? Well, everything's possible. Just like what Coach Olsen said kanina, yung proposal ni Coach Richard. I think one of them is confining the team. But
I'm not sure if it will be applicable in the Philippine setting. Obviously, the budget is going to be a big factor. Yun yung isang bagay that we really have to consider. Another thing, obviously, is the health bit. At this very early stage ng COVID, I think it's gonna be a big risk if you're gonna do it sooner than you know what's really been told by the government, because numbers doesn't lie, it's really going up, and yung risk kasi niya is really alarming. So obviously we want to bring entertainment, or we want to bring back basketball, but I think ang priority pa rin is health eh. Kumbaga, yun pa rin ang main priority, because we don't want to put ourselves and our families health in a big risk if we're going to do it right now. So for now, I don't think it's going to work for us the way the NBA does it. But I know in the soonest possible time, the PBA is doing something to bring the basketball, to bring PBA back. Para sa mga sumusubaybay sa atin. Oh guys, puntahan natin ngayon yung inyong Jordan moment, 'di ba? Napanood naman natin yung Last Dance, yung when you rose above adversity. Ano ba 'yan? Yung galing kayong injury, tapos you had to prove yourself, tapos yung what made you persevere more as a basketball player. Umpisa ako kay Coach Johnny A. Si Coach Johnny A pumasok 1993, ang liit, walang aakala magiging MVP siya, and yet during Alaska's Grand Slam year, sabay kami 'yan. Oh, 'yun na nga. Sabay kami 'yan. Oo. So anong Jordan moment mo, Coach Johnny? Parang wala eh. Parang iba kasi yung Jordan eh. Ano lang tayo, sa gilid-gilid lang tayo. Na-blessed lang tayo nung mga teammates around me na sobrang dedicated, sobrang gutom manalo siguro. Kaya nabansagan yung Alaska team namin na Team of the 90s, kasi parang for me, I think yung one of my special team na nakasama ko siguro yung Alaska team nga, dahil most of my teammates puro two-dimensional players eh. Parang sobrang rare na sa ngayon makakita ng ganun mga attitude ng players, di ba? Yung parang ayaw nilang matalo sobra. Tapos more than anything else, yung depensa ng core ng Alaska noon, hindi yung triangle eh, kasi given lang yung triangle na sobrang dami ng option, pero beyond noon, at the back of the triangle, yung depensa na pinut in coach team, di ba, na parang exceptional for me sobra. Not as an individual player, pati yung touring kanya na pamilya ka talaga eh. So siguro yun yung exceptional lang for me na naging part ako nung era ng Alaska na yun. Dahil sobra akong blessed na naging part ako nung team na yun. Coach Olsen. I beg to disagree sa sinabi ni Johnny na sa gilid-gilid lang siya. MVP! Humble. Kabatch ko yan. Simula high school, kalaban ko na yan. Na-invento yung box in one dahil sa kanya eh. Yung pagaling yan, simula high school hanggang college, kabatch ko yan, hanggang nagpa-draft kami, tapos teammate ko, hanggang nag-retire kami almost the same year. So ako ang witness kung gaano ka-special na player yan, si Coach Johnny. Kaya kung Michael Jordan yun, eksakto yun, Michael Jordan moment. Everybody's dreaming about that, brother. Pupunta na makita ngayon, Coach Olsen. In your case naman, you were not a highly touted player coming out of college. Actually, ba, second or third round pick ka pa yata nun when you were taken into the PBA. So now you had to fight through all of that. And now, nasa conversation ka na dapat ma-include sa 50 greatest. Yes, yes. Career, I agree. Tayo dito mag-agree. Nasa conversation na si Olsen na ma-include sa 50 greatest. So tell us about your rise from that being an obscure player out of to now being considered among the 50 greatest? Well, yung palagi ko yung kinakwento sa mga players ko now that I'm a coach eh. All about resiliency, di ba? All about overcoming adversity, kasi yun ang pinagdaanan ko. In fact, lumipat nga ako ng team dahil again, kasama ko si Coach Johnny sa isang team eh. Feeling ko hindi ako magsasucceed or mag-grow as a player kung kakampi ko yung isang pinakamagaling sa player sa buong Pinas eh. Baliw. Ama! So lumipat ako. But, you know, talking about yung Jordan moment, ang daming beses ako na-cut.
yun ang sinasabi ko sa mga players ko. When I was in high school, first tryout ko, nakat ako. Sa tinayo si Coach Shot, yung first coach ko noong high school. Nakat ako. The following year, I came back. Training team. Tapos, because of, basta late addition lang ako. Saling pusa lang, late addition. And then, in college, nakat din ako. I tried out for UP. I tried out for Ateneo. Nakat din ako sa Ateneo. Then I decided, aaral na lang ako. And then, a month before, nag-open up ang slot because of academic deficiencies of some players. Kaya nakapasok din ako ng team. Tapos, yun na. Yun na yung ano ko. Yun na yung start ng career ko. But like I said, it's all about, you know, overcoming adversity at hard work. Yun lang naman eh. Palagi. Yun din ang palagi ko sinasabi sa mga players. Well said. Well said, Coach. Si Coach Topex, ganun din. Actually, Coach Topex, of all of them here, ikaw na panood ko yung buong college career mo. Buong college career mo na panood. Ganda ng partnership ni Jerome Barbosa dati sa San Sebastian. Saka nakita ng backdoor lab mula sentro papuntang Guardia kay Coach Topex lang niyayari yun. Backdoor lab. Pero Coach Topex, marami ka rin dinaan ng adversity and you still had to prove yourself. San Sebastian heading into the PBA. Kwento mo naman yun. Wow, it's really a long journey and I'm really, you know, right now when I'm sharing this screen with Johnny and with Olsen. When I was, hindi naman ako, but when I was back in Olonga po, I remember, paborito ko talaga FEU because of Johnny. And then, nanonood pa ako ng Lasal and I saw Coach John Carbel doon. And syempre si Olsen, yung yun nga, Olsen, also being drafted 44th out of the 47 hopefuls. Kumbaga, ilang commercial na yun, inaalala ko. Nakailang commercial na bago ako na-pick eh. So, hindi lang ako na-pick, but 2 years pa akong, hindi ako, so 2 years pa akong naglaro sa PBL bago ako mabigyan ng chance sa PBA. So, again, just like what Coach Olsen mentioned, I always challenge my players. Sabi ko, since may computer na ngayon, sabi ko, i-search nyo yung career ko. Sabi ko, wala kayong makikitang numbers, kako. But why am I in the PBA? Kumbaga, yun yung palagi kong sinasabi sa kanila, which they could really, sabi ko, I mean, hindi lahat ng nasa PBA. Obviously, magaling ka, but you also have to bring in the work. Kumbaga, sabi ko nga sa kanila, maraming konti lang yung Jimmy Alapag during that time. I was trying to tell them, pero kung makakaya mong depensahan yung isang Jimmy Alapag, magkakaroon ka ng chance na magkaroon ng chance makalaro. And talking about yung Jordan, ano, and I was playing for Red Bull back then. Kaya nga when you watch the yun nga, yung Last Dance, I remember our team also with Coach Yek. Kami yung bad boys eh, during that time. Palaging sinasabi ni Coach Yek sa amin, kung wala daw si Paquito Diaz, wala si FPJ. Kumbaga, so kami yung Paquito Diaz. and you know what, Sir Noel, we took pride in it. Yung match namin na yun, yung 96 namin na Red Bull. Ang saya-saya namin kasi kami si Paquito Diaz. Kumbaga, parang ang saya-saya namin, naggalit sa amin lahat. So parang kami yung nasa kabilang side nung ano, kumbaga kami yung Detroit Pistons during that time. So it brings a lot of memories to them. Meadows, lupit. Okay, pinapauwi na talaga ni Coach Shot, sabi niya go home. Ano mo ginawa? Lasing, biglang naglumuhod, nagdasal. Lasing na lasing nga. And after 300